Good day mga boss, welcome back to Boss Jam Channel. Our videos for today mga boss is mag-unbox tayo at magsiset up ng The Frame TV, bagong model ni Samsung 2021 The Frame. Ito 43 inches mga bossing. So kung bago ka pa lang sa aking channel, syempre huwag niyong kalimutan mag-like at mag-subscribe mga boss, at pati-click na rin ng bell button para sa mga bagong updates. Let's go! Let's go na ba? Tara! So, i-unbox na po natin. Sa mga gusto pong bumili nito, comment lang po kayo sa baba para ma-assist ko kayo. Pag bibili ka po ng The Frame, may free na po siya na bezel. Doon mo lang siya i-claim sa Samsung website. Pwede ka makapili ng iba't ibang kulay mga boss. Ito po yung manual niya. Kasama na yung mga remote, yung mga cord, manual. So ilalabas na po natin. Oops, may one connect box pa pala. Uy, baliktad. Yun. Bigat. So huwag nyo itong gayahin guys, kailangan may kasama kayong tagahawak, baka malaglag yung TV, mabuvoid yung warranty nyo. Huwag nyo po akong gayahin kasi expert na po ako nito. Wow. Kaya okay lang kahit walang magahawak ng TV. So yung stand nya po boss, pwede nyo ma-adjust, pwede nyo mas mataas, pwede rin ibaba. So, hindi na po kailangan ng screw. Wala na po siyang screw. Yun, i-adjust nyo lang yung pababa or pataas yung stand. Tapos isalpak nyo na lang. Yun. Tapos na tayo sa stand. Ilagay na po natin. Next natin gagawin is i-connect natin siya sa one connect box. So ano ba yung one connect box? Kung nakikita nyo po sa likod ng TV, wala na siyang mga port. So dito na nakalagay lahat ng mga ports niya. HDMI port, USB port, auxiliary in, at saka yung optical out. Yung antenna andito na rin. So dito nyo makikita. So less hassle na po sa part nyo. Hindi na kayo pupunta sa likod ng TV. So kunin natin yung power cord. So ikakabit natin to sa one connect box. Ito ang magsisilbing power sa TV natin. And then ikukonnect natin yung optical wire from TV to one connect box. Ang maganda kasi nito mga boss is transparent na yung 5 meters na optical wire niya. Kung gagamitan nyo siya ng wall bracket, wala nang sagabal sa mata kasi wala nang maraming wire na nakasaksak sa likod. So yun, saksak nyo lang dito sa likod ng TV ang optical wire. Yun. Oops. Tapos na. Next, ikakabit naman natin yung
dieselnya. Hindi po ito kasama sa TV, mga bossing, ha. Remind ko lang, pagbibili kayo nito sa store, kahit anong store, hindi po kasama yung diesel niya. Kayo po ang mag-claim niyan sa Samsung website. So, unahin niyo po yung sa baba na part. Makikita niyo may cut yung para sa ibaba. Ito, yan. Kasi para hindi matabunan yung sensor niya. Nasa gilid kasi yung part yung sensor niya. Magnetic na din siya, mga bossing. And then, isunod nyo yung nasa gilid side. Yun. Ganda na tingnan, mga bossing. Pagkatapos sa gilid, isunod naman natin yung sa itaas. Then may kasama na itong lock sa box ng frame diesel nyo. May makikita kayong ganito. Dito. Ito ang nagsisilbing lock nya sa likod. Yun. So ipasok nyo lang sa butas. Yun. Yung may butas, doon nyo lang ipapasok. Para yan ang magsisilbing lock niya. Yun. Yan. Tapos, sa kabila naman tayo. Yan. Sa baba. Yan. Yan. So, tapos na natin ikabit yung frame niya. So, may mga magagandang kulay din sa bezel. Kayo na po ang pumili dun sa Samsung website. May beige, brick red. Kayo na pong pipili dun. At ito po yung remote niya. Voice command na din ito. So, iyon muna natin. Yun. Parang frame na talaga, mga bossing, kung wala lang stand. Sobrang ganda po ng bagong technology ni Samsung. So, set up muna natin yung remote. Ipipair nyo lang. I-click nyo yung back button at saka yung play post. Long press lang 3 seconds. Yun. Sign in mo lang dito yung Samsung account mo para ma-avail mo yung mga free na mga art. Pero kung gusto mo rin pumurchase ng mga ibang design ng art, punta ka lang sa art store. Regarding naman po sa features nito, naka 100% color volume na po ito with quantum dot. Then naka quantum HDR na rin. And then naka 4K upscaling na rin. Compare mo sa other brand or other TVs, yung upscaling nila is one step higher lang. Kung nagpe-play ka ng HD na copy, i-upscale na nila into full HD. Ito, kahit HD lang ang copy ng piniplay mo, i-upscale niya near to 4K. Tatlong sizes lang po ang available natin sa The Frame, 43, 55, at 65 inch. Yung 55 at 65 natin is naka 120Hz na po yung refresh rate niya. Yung 43 naman natin is 60Hz.
kung gusto nyo gamiting pang gaming, yung mas mainam na ang bilhin nyo is yung 55 at saka 65, kasi may built in na siya na FreeSync Premium Pro, Game Motion Plus, Auto Game Mode at HDMI 2.1. So mas maganda na siya gamitin pang gaming. So in terms of motion, kasi naka 120Hz na siya, then meron na rin siyang Game Motion Plus. So kahit sa mga mabibilis na ano na action, hindi siya nabibihind. Very unique po ang design ng the frame, kasi naka very narrow bezel na siya, slim look, one connect box at saka yung one connect cable. Also naka Bixby voice assistant na din siya, so pwede mo na lang i-voice command kung anong gusto mong i-open sa TV mo. So saan ka pa? Bili na kayo mga bossing, hindi kayo magsisisi nito. In terms of sound quality naman po, naka object tracking sound light na po siya, adaptive sound plus, active voice amplifier at saka Q Symphony. So kung bibili ka ng mga Q series na soundbar natin, pwede mo siyang i-connect through Q Symphony. Sabay-sabay silang magsa-sounds simultaneously. So may soundbar ka na plus may TV speaker ka pa, so sobrang ganda talaga. So hanggang dito na lang po tayo. Salamat po sa lahat ng mga sumuporta at nanood sa aking video. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe and click the notification bell po para sa mga bagong update. Salamat and God bless.